Hello peeps, another great day kasi sobrang ganda na pag-uusapan natin ngayon. Marami nagtatanong na ano ba yung negosyo ko, ano ba yung nagpayaman sa akin, bakit ako nakapag-travel sa iba't ibang bansa ng libre, bakit masarap ang buhay. Business partners na from all walks of life na kumikita ng 100,000 per month pataas. Ano ba yung ginagawa ko? Napakaswerte mo kasi I am going to present to you kung ano yung negosyo na ginagawa ko. I just want to share to you anong meron sa Empowered Consumerism. Paano yan? Paano kumikita dyan? Sasagutin ko ngayon at ipapaliwanag ko sa iyo kung paano kumikita sa Empowered Consumerism. Are you guys ready? So, kung ready ka na, chance po to, top 1 mismo ng Empowered Consumerism ang papaliwanag sa iyo. Magpapakilala mo na ako para at least alam mo rin yung background ko. My name is Louis Gascon. Ginagawa ko na to 10 years na sobrang ganda na nangyari sa buhay ko. Talaga, ito yung nagpabago sa akin ng buhay ko. Before ako ma-involve sa ganito, dati ako nagtatrabaho sa food chain. Service crew po ako. Dati po ako nagtrabaho sa Dunkin Donut, Chowking, Auntie Anne, Rocks, at ibang mga restaurant o mga karinderiyan. Puro po kusina ang trabaho ko kasi unang-una, ang height ko pang kusina lang. Pangalawa, yung mukha ko talaga ay pang kusina lang. Alam mo yung mga pag nakita mo ako noon, talagang daming puno-puno ng tigawan. Pag binato mo ako papaya, laglag at tsara na. Ganun ka grabe. Pero at least ngayon, makinis na. Magka na kong contract. Tapos din ako ng 4 years, Bachelor of Science in High School. Although nag-college din ako, nag-try ako mag-aral ng isang SEM, pero prelim pa lang, bagsak. Midterm, bagsak din. So hindi ko na tinuloy, hindi na ako nagpaabot ng finals kasi nakonsensya po ako sa nagpapaaral sa akin. Kasi ang nagpapaaral sa akin, ako din. Working student po ako. So tinigil ko na yung kalokohan ko, nagtuloy-tuloy ako magtrabaho. Tapos hanggang ma-invite ako sa networking, and doon nag-start lahat, nagbago yung mindset ko. Ang focus ko lang dati parang magtrabaho, mag-ipon na experience para makasakay ng barko. Yan ang ultimate goal ko. Para kumita ng 30 mil, 40 mil sa isang buwan sa barko. Kukuha ng solas, mag-apply. Yun ang mindset ko. Pero nung napresentahan ako ng networking, naintindihan ko yung sekreto ng pagyaman. Hindi ko makalimutan, law of leverage. Na pag nalaman mo siya, yan pala yung sekreto ng mga mayaman. Kung wala kang malaking kapital, hindi mo magagawa yung law of leverage na sinasabi. Pero kung sa networking, kahit anong background mo, kayang-kayang gawin. Kahit sino. Mula nung nag-networking, never na ako bumalik sa employment. This is my story. Marami ako sinubukan ng networking companies. Nakapag-try ako ng iba't ibang networking companies. Sad to say, hindi tumatagal hanggang nakita ko yung Empowered Consumerism fueled by Alliance in Motion Global. Sobrang galing ng mga leaders, ganda ng culture. Finally, sobrang saya ko kasi nakakita din ako ng tamang company na magpapayaman sa akin at dun sa mga tao maniniwala sa akin. I started the business May 2010. Nagsimula po sa Empowered Consumerism 2006. Hindi po ako nauna. I got my first million for almost 4 months. First car ko after 4 months. Nakakatuwa kasi for 1 year mahigit, nakuha ko yung pinaka-highest position. Na-awardan po ako ng Global Ambassador. Napasama po ako sa top 20 distributors ng buong Philippines. And 2018, naging top 1 po ako ng Empowered Consumerism. Up to now, up to present. Empowered Consumerism, ano ba yung meron dito? Bakit ba ito maingay sa social media? Bakit maraming kumikita sa social media? Bakit sobrang effective? Bakit paano siya nagmo-monetize? Kasi lahat tayo consumer, pero hanggang consumer lang. Ilang taon natin bumibili ng sabon, toothpaste, multivitamins? Ilang taon na natin binibili? Ang laki na ng ginastos natin kung i-compute mo. Kadalasan na binibigay niya ba? Mga rewards, yung mga points. Pero never nagbigay ng pwedeng kumita. Ngayon, sa Empowered Consumerism, napakaganda ng concept na ito kasi meron tayong tinatawag na shared economy. Parang noon, kung meron kang kotse, para mo pagkakitaan yung kotse mo, kailangan mong i-register o kumuha ka ng franchise, tapos legal ka na bumiyahe at kumita. Pero ngayon, kung meron kang kotse, i-enroll mo kay Grab o kay Uber, yun lang ginawa mo, pwede ka nang kumita. Dati-dati, kung magtatayo ka ng hotel, kailangan mo talaga ng structure. Pero ngayon, kung meron kang bahay na nakatenga dyan, or may unit ka na condo, or may rooms ka dyan, sino lalapitan mo? Kay Airbnb, siya na magmamarket, meron kang kita. Ang tawag doon, shared economy. Paano papasok sa Empowered Consumerism? Since buwibili din tayo ng mga toothpaste, sabon, multivitamins, ang gagawin lang natin, pag nabelong ka sa community na to, hindi ka lang consumer. Magkakaroon ka ng chance na pwede kang kumita. Paano ba mabelong dyan? Para kang bumili ng franchise, mamumuhunan ka din. Napakaliit lang. Magkano po nun? $8,999. Empowered Consumerism Package. Ngayon, pag-usapan natin, anong ibabalik sa'yo ng $8,999? Meron kaming set of package. Package A, B, or C. Mamimili ka doon. Good news, ang bumalik sa'yo, halagang 12,000 worth of products. Naglabas ka ng 8,999, binalik sa'yo 12,000 worth of products. Sulit or sobrang sulit? Wow! Mamimili ka kung ano yung magustuhan mo sa package na yun. Kung ibibenta mo yung products, di bawi ka kaagad. Pwede mo rin gamitin or pwede mong ibenta. Choice mo yon. Pangalawa,
na benefits mo. Every time na bibili ka ng reorder, magkakaroon ka ng discount from 25 to 50% lifetime discount privilege. Napakasarap magkaroon ng discount. Makakita ka nga lang ng sale, eh, di ba? Makatawad ka nga lang. Malaking bagay na sa atin. Bukod sa discount, magkakaroon ka ng personal accident insurance. Kasama sa benefits na binayaran mo, insured ka for 1 year. Yung motor nga, tuwan-tuwa tayo, insured. Kotse, insured. Pero eto, minsan, yung tao, hindi insured. Pero good news, kasama na sa binayaran mo. Exciting? Na-excite ka ba? Huwag ka masyado ma-excite. Kailangan matsugi doon. Next na benefits, scholarship program na pwede kang makapagpaaral. Mag-offer ng 25 to 50% discount. O meron pa nga 100% discount eh. Meron kaming mga affiliated na schools. No maintaining grades, wala sang expiration. Mamimili ka na ng schools kung saan mo pwede pag-aralin. Ano pa? Meron kang distributors tracking center. Dito ka magmo-monitor online 24/7. Lahat ng bibili sa'yo, lahat ng business transactions mo nandun na para ka may online secretary. Mas madali ang business mo. Mamomonitor mo worldwide. Ganon kaganda. Meron kang training, business kits, ang payout natin, ang commission natin makukuha mo through BDO. No maintaining balance. Dun papasok yung commission mo. At ang good news, eto lang yung company na pag may commission ka, automatic kinabukasan kuha mo agad. At may bago pa ngayon, Easy 5. After 5 minutes, kuha mo agad yung commission mo. Yung 8,999 mo, eto lahat na bumalik. At good news, may negosyo ka ba? Bakit ito sobrang baliw? Kasi benefits pa lang, dito pa lang, sabi ko nga, wala pa tayong negosyo na pag-uusapan. Benefits pa lang, sobrang panalong-panalo na. Correct? Paano ka kikita? Apat na klaseng pagkakitaan. Hybrid etong marketing plan na to. Unang-una, binary. Paano ka kikita sa binary? Since ako, ang ganda ng benefits ko, maganda yung program sa akin. Number one na pwede ka kumita ng binary, direct referral. Ano yung direct referral? Bawa kung ikaw ito, magbibit ka lang ng organization mo sa left tsaka sa right. Nag-invite ka. Pinanood mo yung video na presentahan mo. Pag halimbawa, nagustuhan niya yung negosyo, kada direct or may ma-sponsoran ka, meron ka 700 pesos. Ikaw to, nakapag-invite ka ng friend A mo. Let's say, nakapag-invite ka rin ng friend B. Nilagay mo naman sa right side mo. Dahil ikaw ang sponsor, magkano direct referral? 700 pesos. Correct ka dyan. Dahil dalawa ang na-invite mo, 700 plus 700, kumita ka ng 1,400. Ang tanong, dalawa lang ba kakilala mo? Ilan yung friends mo sa Facebook? Ilan yung pwede mo masenda ng video na to? Ilan yung kaya mo ma-invite? Ilan yung kamag-anak mo, classmate mo, lahat, kabatch mo? Every direct referral, kung ikaw nag-sponsor, meron ka 700 pesos. Kung 10 yung direct referral mo, edi meron ka 7,000. Si binary, ikaw to. Pag meron kang isa sa left sa system natin, at meron kang isa sa right, isa sa left, isa sa right, babayaran ka ng 1,800. 1,800 every pair. Kung meron kang 700 plus 700, meron ka 1,400. Dahil nag-pair ka pa, meron ka na namang 1,800. Kumita ka ng 3,200 sa dalawang tao ka lang na na-invite mo. Ito good news. Yung dalawang tao na na-invite, pag sila nag-invite din, katulad mo rin na ginawa, nagtigda dalawa din. Nag-invite si A ng dalawa rin. Nag-invite naman si B ng dalawa. Si A, kumita siya ng magkano? Ng 3,200. Katulad mo rin. Si B naman, kumita din ng 3,200. Ngayon, ang pag-usapan natin, ikaw. Dahil ikaw, left and right mo, si A and B, at meron silang na-invite ng tigda dalawa, ibig sabihin, yung left and right mo, meron kang 2 pairs. 1, 2. So 2 pairs ka. Kahit hindi mo kilala yung na-invite ni A tsaka ni B, dahil nasa left and right mo sila, kumita ka ng 1,800, dalawang 1,800. Tanong, ikaw ba na-invite? Kilala mo ba sila? So ibig sabihin, si A and B na nag-invite. Ang tanong, eto ngayon. Possible bang dumami yung grupo ni A? Mag-i-invite din si B. Imagine mo, kada may i-invite si A tsaka si B sa ilalim, lumalaki na lumalaki yung organization nila. As long as nasa left and right mo lang, imagine mo, kada dumadami yan, dumadami kakilala ng kakilala ng kakilala ng kakilala ng kakilala. Habang lumalaki yung organization, lumalaki yung binary income mo. Bakit? Kasi kada may mag-register sa left and right mo, 1-8 ilang 1-8 yun. Sa ganda ng empowered consumerism, lumalaki ng lumalaki ng lumalaki ng lumalaki ng lumalaki yung pairing bonus mo. Sa binary, yung left and right mo, ang maximum na ibabayad lang sa'yo ng company, 10 pairs lang per cycle. 2 cycles in 1 day. Tayo rin nag-encode sa system. 12 a.m. to 12 noon, yun yung unang cycle. 12 noon to 12 a.m., yun yung pangalawang cycle. Kung 10 pairs per cycle, so lumalabas, 1-8 times 10 pairs maximum, magkano yung potential income? 36,000 per day sa binary. Good news! Gusto mong lumaki pa yan? Ang bait na empowered consumerism. Kung ikaw sa binary, from one pair, from unang pares mo, pag umabot ng 800 pairs, pang 801, instead na 1,800 ang pairing mo, magiging 1,500 na lang siya. Pero good news, hindi na siya 10 pairs per cycle. 1,500 nga lang yung pairing, pero
magiging 16 pairs na siya per day. 16 pairs times 1.5, 24,000 per cycle. E dalawang cycle. Dati 36,000 per day, magiging 48,000. Kung umumultiply mo ng 30 days siya, binary income pa lang, 1,440,000 ang maximum income per month. Sa binary pa lang. Sa isang account pala. Gusto ko emphasize din to. Sa binary income, every time na nagpo-purchase sila ng reorder, every products may corresponding points. And yung corresponding points may tinatawag tayo na binary points. Pag sinabing binary points, i-discuss ko rin to. Every empowered consumerism package may equivalent siya na 1,200 points. Kaya ka nag-prepare sa left mo tsaka sa right kasi merong nag-package na 1,200 points sa left, 1,200 points sa right, kaya ka nag-pair at binayaran ka ng 1,800. What if merong kang waiting dito. Let's say for example, sabi natin 200 katao dito. Dito naman, mga 20 katao. Pero yung 20 katao, bumibili ng produkto. Lumalaklak ng produkto, eh every product may corresponding points. Meron tinatawag na binary points. Ito good news. Nakaipon yung 20 katao na to ng 1,200 points. Hindi sa package. Reorder. Na-detect ng system. Ang binary, tao to sales, pwede magpares. Sales to tao, pwede magpair. Sales to sales, pwede magpair. Lahat ng reorder, dahil may binary points, pwede pumares. Ganong kaganda yung binary natin. Sobrang ganda. Sobrang nabaliw ako dyan kasi hindi lang siya registration-driven. Product-driven din ang binary natin. Meron tayong tinatawag na Unilevel. Parang meron kang online groceries. Ipapakita ko sa inyo, sa Unilevel, kung ano yung structure mo sa binary. Yung first level mo, yun yung unang na-invite mo. Yung second level mo, na-invite ng first level mo. Ang mangyayari dito, yung first level mo, every time na magpo-purchase sila ng produkto, meron kang 5%. Second level mo, yung dalawa, nag-invite ng dalawa, apat na. Lahat na nagpo-purchase, every time na bumibili sila, up to 10 generation, meron kang 5% nakikitain. Kada kape nila, kada toothpaste nila, kada gamit ng C24/7, kada gamit nila ng mga produkto, ng mga highly consumable na products, meron kang 5% from your first level up to 10th level. Maganda ba yun? Chiching, chiching. Isang i-discuss ko sa inyo, stair steps. Every products, meron tayong tinatawag na positional points. Isang bili mo ng produkto, ilan yung magbe-benefit? May binary points, may commissional points, at merong positional points. When I say positional points, yung corresponding points niya, yun ang gagamitin mo para sa promotion. At habang nagbibuild ako ng organization, lahat ng sales nun, lahat ng points ipagsasama-sama. Halimbawa, ako nagsimula from distributor. At pag umabot ako ng sales ko na umabot ng 10 points, mapopromote ako as silver executive. Meron na akong rebates. Ibig sabihin ng rebates, parang pag bumili ako, meron na akong parang may sukli na bukod dun sa discount. Pag silver executive na ako, tapos meron na akong na-invite na distributor pa lang, mas mataas yung position ko, mas higher yung rank ko. So ang tawag na dyan, higher rebates minus lower rebates. Magkano rebates ko? 10. 10 minus 0, meron na akong 10% sa lahat ng distributor ko, sa lahat ng repeat order doon sa grupo niya, meron akong overrides na 10%. Maganda ba yun? Eto good news. Yung 10 points ko as silver executive, nadadagdagan yan. Walang time frame, walang laglagan na sales. So lahat ng buwibili, iipon lang yan, maiipon na maiipon, at no choice talaga ako, aabot ng 100 points yan. At pag umabot ng 100 points yan, hindi na ako silver executive. Tatawagin na ako na gold executive. At pag naging gold executive ako, from 10% magiging 20%. Kung ako gold executive at meron na akong leader na silver executive, dahil 10% lang ang rebates niya at ako 20, higher rebates minus lower rebates, sa lahat ng sales nito, meron akong 10% down the line sa lahat ng benta niya, sa lahat ng reorder niya. Maganda ba yun? Paano kung meron akong distributor? So, sa distributor, 20 minus 0 dahil wala pa siyang rebates, so lahat ng reorder niya habang nagsisimula sa nagpapalaki siya ng sales, meron akong 20%. Ito good news. Habang nagdadagdagan ng sales niya, pag umabot naman niya ng 1,000 points, tatawagan ka ng Global Ambassador. At ang masarap sa Global Ambassador, payat na income mo dyan, another extra income mo dyan, mga 50,000 na naman. Pag Global Ambassador ka, ang rebates mo 30%. Kung ikaw 30%, magkakaroon ka ng overrides doon sa GE mo dahil 20% lang siya, 30 minus 20, meron kang 10% sa lahat ng sales niya. Sa silver executive mo, meron kang 30 minus 10, meron kang 20%. Sa mga distributor mo, sa mga bago mong line, meron kang 30% down the lines up to infinity. Yan ang kagandaan ng stair steps. Sobrang ganda na talaga yan. Passive income talaga yan kasi reorder na ito.
ito good news. Meron pa po isa at napaka-generous ng company kasi kung ako tatanungin, Unilevel, Stair Steps, Binary, sold na ako sa income. Ito good news. Meron pa silang dinagdag na UPP. Ang UPP na marketing plan, kung anong structure mo, from your first level, second level, third level, meron kang 5%. 4 to 8 levels, meron kang 4% na override. Malalim to. Itong UPP ah, grabe ginawa ng company na ito. Sobrang nakadagdag sa akin to ng mga 250-300,000 per month additional income, di ba? Tapos 9 to 15th level, meron kang 3%. 16 to 17th level, meron kang 4%. 18 to 28th level, just imagine, malalim na to, meron kang 5%. Ganun ka-generous ang company. Empowered consumerism, yun yung apat na marketing plan. Pero ang kagandahan lang, si Binary, maramdam mo yung income niyan habang nagpapalaki ka ng organization. Isang trabaho lang, isang purchase lang na kinabang si Unilevel, nakinabang si Stair Steps at nakinabang din si UPP. Tatlong beses ka kumita sa tatlong marketing plan. Kaya hybrid ang marketing plan namin. Kasi bakit? Kasi lahat ng magagandang marketing plan, na apat na magagandang marketing plan, pinagsama-sama in one program. That is empowered consumerism. Tapos na yung presentation ko. I know na gustong-gusto mo na maging part ng shared economy. Katulad namin, katulad ko na kumikita na malaki at hindi lang ako, more than 10,000 millionaires ang nakreate ng empowered consumerism dahil sa shared economy. And gusto ko maging part ka na doon. Before I end, meron lang akong 5 na advice para sa ito. Number 1, make a decision. Importante sa buhay yun. Hindi motivation. Make a decision kung gusto mo magbago buhay mo. If you want to change, you need to change by making a decision. Not next year, not next month, not next week, now. Ngayon, meron lang akong tanong. Are you happy with your result right now? Be honest to yourself. Kasi sarili mo yan. Okay? Kung kumikita ka ngayon, at kung magkano yung kinikita mo, at magkano yung nare-receive mo, ang tanong, yan ba yung totoo mong value? Or alam mo more than pa dyan? Ikaw nakakaalam yan. Parang ito, I have a 1,000 bill here. Gusto ko ma-realize ko ito. Pag tinupi ko ito, at ginanto ko ito, kukunin mo pa rin ba? Kung ibibigay ko ito sa'yo? Yes, of course. Pag tinupi ko pa, di ba? Ang tanong, kukunin mo pa rin ba? I-crumple ko po. Tanong, kukunin mo pa rin ba? Of course, kukunin mo. You know why? Kasi alam mo, kahit ano pang gawin dito, 1,000 pa rin ang value nito. Bakit ko nito to? Katulad ko din, na kahit high school grad lang ako, na kahit boplak sa school, pero puro bagsak. High school grad, service crew, pero alam ko yung value ko. I know my value. Dreamer din ako, katulad mo. Nangarap din ako na magkaroon ng good life. Nangarap din ako na mamuhay ng komportabling buhay. Kaya ako nag-decide. Kasi I know my value. Ikaw pa kaya na baka mas magaling ka pa sa akin. Correct? Number 2, join as soon as possible. Huwag mo nang patagalin. Pag nakakita ka ng opportunity, grab na agad. Pag merong chance at na-feel mo na para sa'yo at kaya mong gawin at possible siya, why not? Number 3, gusto ko sana pero wala akong pera. Guys, eto. Matagal mo nang sinasabi yan. Ilang taon mo nang sinasabi yan? Hindi ka ba naumay na lagi mo sinasabi na wala akong pera? 5 years ago, baka ganyan pa rin problema mo. 5 years after, kung wala kang gagawin, malamang same pa rin problema mo. Gusto mo ba yung after 5 years, pera pa rin problema mo, pero how to spend wisely? Yun po ang nangyari sa akin ngayon. Yung tipong 5 years from now, dapat ang maging problema mo. Katulad ng ginagawa ko ngayon. How to spend wisely. Number 4, gusto ko Louis, pero may experience na ako sa networking. Sa lahat ng mga mapanood na ito na may experience na sa networking, bawal madala. Kung na-experience mo nag-fail or may experience ka sa ibang networking, bawal madala. Simple lang ang ruling sa buhay. Huwag ka madala. Anything na nag-fail ka, doon ka gumagaling. Move on para ma-appreciate mo yung present ngayon. So ang sa akin lang, tingnan mo yung future. Tingnan mo kung ano yung pwede mangyari sa'yo dito. Parang sa pagluluto, pag nag-fail ka sa una, hindi mo nakuha yung tamang timpla, tuloy mo lang, luto ko lang ulit. Sa relationship, ganun din. Pag nag-fail ka sa past relationship mo, sige lang, move on. Hanggang makukuha mo rin yung forever mo. Sa business din, ganun din. Pag nag-fail ka, try lang try ulit. Malay mo, eto na yung inaantay mo. Eto na yung break mo. Subukan mo. Subukan mo kami. Subukan mo empowered consumerism. Subukan mo ako. Number 5, gusto ko Louis. Kaya lang, mahihain ako eh. Wala akong experience sa ganyan. Ayaw kong kumausap ng tao. Ganito lang kapatid. Iba na yung networking ngayon. Katulad nito, ginawa ko tong video na to para sa ito. Para kung sasali ka at magjo-join ka, eto lang din ang isesend mo na link o itatag mo yung prospect mo at ako na mag-i-explain para sa'yo. At pag sumali yun, sa'yo yun. Kumbaga, ginawa ko to as a payback ko to sa company, sa ganda ng blessing, sa ganda ng buhay na nangyari sa akin. Gusto kong makatulong lang din para sa mga taong nagsisimula. That's it, and I know makapag-decide ka agad. Balikan mo yung taong nag-invite sa'yo. Kung ako nag-invite sa'yo, PM ka. Hindi na tayo pwede maging choosy. Tingnan mo lang yung sitwasyon mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung profession mo. Basta be honest sa situation mo. Happy ka ba sa sitwasyon mo ngayon? If not, make a solution. Don't focus sa problem. Lahat ng bagay may solution. At alam na alam ko, lahat ng dreams mo, lahat ng gusto mo sa buhay, eto na yung solution.
solusyon. Welcome to our family. Welcome to Empowered Consumerism. This is Louis Gascon, top 1 of Empowered Consumerism. Life is not a matter of chance. It is a matter of choice. Bakit ako umaman? It's my choice. Gusto mong umaman? Choice mo yan. Make a decision right now. Right now.